Hello, hello, hello mga kaibigan. Okay, sa video ito ay papakita natin yung survey dito. Okay, yung total sales ng every retailer na number na to, every row na yan. Okay, at saka yung kung ilang beses sila nag-order, number of orders, okay? So, dito guys, tignan nyo, ang data natin is around 19,000 plus, okay? So, yan ang data natin. At sa 19,000 na sales na yan, ang kliyente natin ay nasa 1,300 plus, okay? Lahat yan, tignan natin yung total sales nila. Okay, ito. From this 19,000 na data. Okay? So, dito, gagamitin natin yung sum if. Okay? So, ano yan? Tignan nyo yung range. Ano yung range? Okay. Dito, yung range na kukunin natin dito sa sales. Click natin yung sales. Start natin sa B2 hanggang dito sa 19,000. Okay? B2 to 19,000. Highlight lang natin yan. Then, press F4 para ilock natin kasi lang, yan lang naman ang aking data. Criteria. Tinatanong niya yung criteria. Ito po yung criteria. Okay? Yung B2. Okay. Yan. B2. Okay? Next is yung, ito na yung total, yung sum range. Okay? Balik tayo sa sales, sa sheet ng sales, punta ka dito sa column A, start ng 2 hanggang dito sa 19,000. Ayan. Again, highlight mo lang yan. Then, press F4 pa para mag-lock. At, close mo lang yan. Ayon, yung total sales niya. 38,900. Na-imagine ko pa rin yung 19,000. Diba yan? Okay. So, ayan. Every client natin, titignan natin yung total sales nila. So, tapos na yan, di ba? Okay. Yun. Kita nyo yun. Tawag daw dyan, Angry Rabbit. Parang Angry Bird. Pwede ito, Angry Rabbit. Tapos, right click. Left click. Double click na left click. Tutut. Ayun. Ayan. 19,000. Tingnan nyo dito. Dito. Sundan nyo yung cursor. Iyan, oh, nagka-calculate. Ganyan ang mangyayari kung ganun kadami yung data nyo. Okay, 19,000 pa lang yun. Paano kung 100,000 na? Medyo may kabagalan. 90, yan, oh, yun, pwede na yan. Oh, calculate na yan. Okay. Ayan. Okay? So, yan. Alam nyo, nakakatuwa itong Excel na to eh, diba? Kasi, itong mga function na to, hindi gaya noon na parang ginagawa natin eh. Punta ka dito, kukunin mo yung total, tapos utosam. Ayos lang yun. Kung iisa yung parang client dito. Yung problema, eto, iba-iba sila eh. Okay. Yung sum if, yung if na word na yan is conditional. Kaya naghahanap siya ng mga range criteria sa sum range. Okay? Pag simple, sum lang yan, wala. Parang ganito, no? Sum. Wala na. Ano yan? Number 1, number 2, yon. Tinututal mo lang ito. Okay? Parang yung utosam din ang
function niya. Pero, dito, tinatanong, kasi gagawan kayo ng report, napagawa, yung kliyente nga natin, pakicompute yung total sales nila. Each client, 1,300 na client to. Okay? So, look, ang ganda ng mga to, ng function ng mga Excel na to. Some if, intindihin mo lang, okay? So, kaya niyan. Range, ano ang range? Ano yung criteria? Ano yung sum range? Okay? Ganun lang. Now, dito naman, titingnan natin yung number of orders niya. From here. Kung ilan yung ilang beses siyang nag-order. Okay? So, dito naman lalabas yung count. If. Okay? Yan. At, ang hinahanap lang niya is yung range. Again, punta ka dito sa range. Ang kunin natin is yung number. Okay? Highlight kasi yan lang naman ang data natin. Ilock natin yan. Anong next na hinanap? Criteria. Anong criteria natin? Ito. Yun lang. Yan lang. Yan. So, 86 times siyang nag-order para makuha ang sales na yan. Okay? So, Angry Rabbit, Double Pick, yan. Okay? Ayan. So, yan ang introduction ko ng sum if at count if. Okay? Yung isa naman, pwede naman gamitin natin yung isa, yung sum ifs. Okay? Parang ibang command. Okay? Halimbawa dito, no? Copy. Dito tayo. Columns. Okay. And then right click. Value. Okay. Maybe may katagalan. Every time na nagkakaroon, ayan, follow niya. Ganyan ang nangyayari pag puro formula. At ang laki-laki ng data. Okay, dito. Yung isa naman, pwede naman yung sum ifs. Anong pinagkaiba? Ito lang. Okay. Kanina, nahuli yung sum range. Ito naman nauuna. Hinahanap niya agad yung total. So, eto, dito tayo kukuha. Yan. Okay. Highlight. F4. Comma. Hinahanap niya ngayon yung next is yung criteria range. Okay, balik tayo dito sa sheet ng sales. Criteria range is punta tayo sa B2. Yan. Okay. Highlight. Press F4. Next is, eto na, criteria. Ano? Ito ulit. B2. Okay. Tingnan natin kung pareho lalabas. Pareho po. Okay. Pwede niyong gamitin to. Tignan niyo ang difference. Tak! Yung sum range nasa huli. Ito naman. Tak! Yan. Ang sum range na uuna. Either way, pwede. Ano lang ang difference dito? Yung sum ifs kasi, kung titignan niyo, ang daming criteria. Okay? Pwede niyang i-handle ang maraming criteria. Halimbawa, halimbawa dito, no? Yan, distributor saka number. Halimbawa, ang criteria natin is, kailangan distributor siya at kunin mo yung number niya. Okay?
kailang i-detect mo na distributor siya. Parang ganun. Another criteria yon. Sa next video, papakita ko yung some ifs na i-handle niya yung ito, criteria range, criteria range. Ito, criteria range. Okay? Iba-ibang criteria ang i-handle na pa para makakuha ka lang ng total. Okay? Parang dalawang lookup value, parang ganon. Dalawang condition. Dalawang requirements, parang ganon. Okay? Let's say, itong retailer number na to. Okay? Another criteria rin yan. Pero gusto kong lumabas lang yung sales niya ng month of ganito. Parang ganon, di. Kukunin natin dito uli. Anong month? Dito. Kukunin natin uli dito. Yung month na yan. Kung yun ang gustong makuhang sales. Okay? Ganon yung some ifs. Maraming criteria. Okay? Next is, tingnan din natin yung count ifs. Yan. Ito, baliktad naman, di ba? Criteria range kaagad ang hinahanap. Which is ito? V2. Yan. Highlight, F4, lock natin, and then, ito, ang criteria natin. Yan. Okay, it's nya. Criteria range, then criteria. Criteria range ulit, then criteria. Marami din may handle ito na criteria. At dito, titignan nyo yung formula guide, ay function guide. Yan lang. Wala na. Diba? Same here. Oh, dalawa lang hinahanap. Pero dito, ang dami niyang hinahanap. Gusto mo makuha yung total or yung sum, pero itong gusto ko yung mga criteria. Parang ganon, di ba? O yan, ha? Pwede yan. Same here sa count if. Count ifs. Lagyan mo ng yes. Ifs. Criteria range, then criteria, another criteria range, then criteria, another criteria range, then criteria. Marami siyang i-handle na criteria. Para lang makuha yung desired total. Parang desired count. Ito naman, this desired total. Okay? So, ito, highlight din natin yan. Double click key. Ay, di pwede. Di pala nakalikis. Ganito na lang. Highlight mo doon. Kahit hanggang dyan lang. Pwede na yan. Tuk! Ayan. Pareho. 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 Okay? So, yan. Yan yung ginagamit namin para ginagamit namin yung mga function para makuha ito mga total sales to yung number of orders kano. Okay? So na-introduce ko sa inyo yung sum if, count if, excuse me. Sum ifs and then count ifs. Okay? Sabi ko itong some ifs, lagyan natin ng S, ifs, then count ifs, sa next video, ipapakita ko kung bakit kaya niyang i-handle ang maraming requirements. So, parang ganon. Okay? So, ayan. I hope may natutunan kayo dito. Okay? Alright. So, paki-like naman ang video ito and kung maaari, mag-subscribe kayo sa aking channel. Thank you!